Malagim na gabi. Kidding with Andy P. Naniniwala ba kayo sa mga elemento ng kabilang mundo? Sa panahon ngayon, naniniwala pa ba sila sa mga elementong katulad ng multo, katulad ng tikbalang, katulad ng mga engkanto na pag umihi ka sa punso, lalaki yung etits mo. Usok, usok, may nag-apoy sa aking kwarto. Nanay, nanay, ayoko nang mag-drugs, huwag mong pilitin. Ako ay nagising sa pagkakaidlip at nagulat. Naglalang nagising sa pagkakaidlip at nagulat. Nandito tayo ngayon, MSU. At check out natin yung horror booth dito sa Building H sa MSU. Tapos tatanungin din natin ng mga kabataan dito kung sa panahon ngayon ba naniniwala pa rin sila sa mga elemento ng kabilang mundo. Yung mga kwento ng matatanda. Multo, tikbalang, aswang, engkanto at kung ano-ano pa. Feeding with Andy P. Naharang natin si Angelo. Siya yung organizer ng horror booth dito sa entrams ng MSU. Angelo, tatanungin kita, naniniwala ka ba sa multo, engkanto, tikbalang at bakit? Yes, ito yan. Kaya pag pumasok kayo dyan sa horror booth, makikita nyo yung elemento. May experience ka na ba personally ba na Meron sa bahay namin dati. Pero di ako nakakita, mga lang. Paramdam, nakakarinig. Ano bang tunog nung nagpaparamdam ng multo, pare? Ungol ba yan, pare? Mahirap yun. Mga mga parang iyak ng mga iyak. Oo. Iyak. Angelica, naniniwala ka ba sa multo? Oo, naniniwala ako sa mga multo. Bakit? Naniniwala ako kasi tao lang naman tayo. Tulad natin, normal lang naman sila dito sa paligid. At napifeel natin sila. Pang beauty contest. Hello po sa mga classmates ko and sa mga professors, friends, hi! Multo! Pare, dito, Blockbuster. Buti na lang nakapasok kami. Okay pala pag dumating ka dito ng maaga kasi makakapasok ka agad. Ngayon, tambak na ang pila. Hanggang pagbaba ng hagdan, nagsisiksikan pa rin ng mga tao. Blockbuster. Gusto nilang lahat pumasok. Bago tayo pumasok sa horror booth, tatanungin natin si Donna. Donna. Yes. Based on experience at look it. Parang basta pag sulod sa horror booth, maniniwala ka talaga na may aswang may or whatever. May personal experience ka na pwede mong share. Meron. Saan ba nangyari? Sa bahay, pauliin na as in. Ano ba yung nakita mo? Ano ba yung naramdaman mo? Kung ano lang man, goosebumps lang, karang something na feeling di mo may tao sa likod, may nakatanaw sa iyo within the red eyes, na gabi, syempre, Naaninag mo ba kung lalaki o babae? Hindi. Maka-stalker mo lang yan galing mo, no? Hindi naman. Ha ha ha!
Mangina pare. May taong nagugunit din. Ah, sige, was ka ba? Okay, okay. Pasok tayo sa horror booth. Sa ilog. Sa ilog. Alvin yung sumisigaw, hindi po yun ako. Pare, parang ito yung pinakamalakas tumili kanina, pare. Kwento ko muna ako, Meg. Kumusta experience ng horror booth, pare? Hindi ko lang in-expect na ganun yung setup nila sa loob kasi hinanda ko naman yung sarili ko na hindi matakot, pero... Natakot ba si Wendell, pare? Malakas tumili, sir. Tumawag ng mama, sir. Tumawag ng mama. Parang hindi Madrid, pare. Hindi ba? Pero promise, amazing. Wala, hindi talaga ako natakot. Wendell Madrid? Oo, Madrid to. Hindi ako na... Pare. Niloloko kayo ni Alvin. Si Alvin yung nagtawag ng boyfriend. Maganda yung presentation ng MSU. Engineering ba to? Sobra. Convincing. Convincing naman yung mga nananakot, pare. Talented yung mga ano, nasa loob. May mga pa-bend-bend ng katawan. Yung sa makeup and... All. Yung nag-bend ng katawan, pare, medyo hindi ako natakot, naawa ako eh. Pero, convincing, pare. Na-amaze ako dun sa nag-bend ng katawan. Congrats, pare. Galing. Hearing with the NP, Halloween episode. Maraming maraming salamat sa mga tigay-MSU na kapag-shoot kami ng episode dyan nung interim sala. At napakinabangan namin ang horror booth ng mga engineering students. Ang galing ng horror booth, convincing yung mga participants. Napatili nyo ng parang nakabikini si Wendell at si Alvin ng ML The Band. Maraming maraming salamat din sa sponsors namin na BEM Orchestrations Productions, No Budget Films, tsaka maraming maraming salamat ulit sa mga estudyante ng MSU. Stay tuned for more episodes.